What's up mga ka-bike bros, it's me again at welcome to Bike Bros Bike Vlog. So another day, another bike vlog na naman. So for today's bike vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung nakita ko sa Shopee guys. So nagpa-plano ba kayo mag 1x setup o bumili ng 1x crankset? At naghahanap kayo ng budget friendly pero matibay? So saktong-sakto pala yung vlog natin for today dahil may nakita tayong crankset sa Shopee at mga ka-bike bros, napakamura nito. Tsaka maganda na yung build mga ka-bike bros. So tara, ano pang inaantay natin? I-check na natin tong crankset na to. Tara, let's go! So yun nga mga ka-bike bros, no, matagal na akong naghahanap ng 1x crankset na pasok sa budget natin. So ito, in-order ko tong crankset na to guys. So nakaganto lang siya na box. Brown box lang siya. Then ang in-order ko kasi ay crankset na. So may kasama na siyang chainring. So yan mga ka-bike bros. So yan yung crankset na nabili natin. Pang brand nito guys ay Goldix TTR. So yan, hindi talaga siya kilala guys. Then, itong crankset na ito mga ka-bike bros, gawa siya sa 6061 alloy. So, alam naman natin na pag 6061 alloy, magaan at matibay yan mga ka-bike bros. Check muna natin what's in the box mga ka-bike bros. Siyempre, una natin i-check itong crankset. So, siyempre yung dalawang crank arm niya. So, yan mga ka-bike bros. Then, itong isa. So, yan. Yan ang crank arm. Then, the next naman ang nasa package is yung bottom bracket niya. So, yan. Yan yung bottom bracket niya, may kasamang tatlong spacer. So, yan. So, 2.5mm yan, kada isang spacer. Then, yung bolts para sa chainring. So, yan. Tatlong bolts. Kasama yan, kasama din yan sa package ng crankset na to mga ka-bike bros. So, maayos naman yung packaging niya, no? Naka-secure siya dito sa foam na block. Then, yung preload cap, syempre. So yan. So yan yung preload cap na kasama niya para pang secure ng crank arm. Then syempre yung chainring. So itong chainring na to mga ka-bike bros or yung chain wheel. Ang pinili kong chainring na to mga ka-bike bros ay 32T lang kasi ang plano natin ikakabit natin to, gagawin nating 1x8 setup yung MTB. So abangan niyo yung vlog natin doon. So gagawa tayo ng 1x8 setup. So, kaya 32T lang para hindi masyadong malaki. Kaya hindi masyadong mabigat i-pedal. So, yan mga ka-bike bros. So, yan yung kasama sa package ng crankset na ito mga ka-bike bros. Regarding naman sa design ng crankset na ito mga ka-bike bros, ang ganda lang ng design nito kasi sobrang simple lang. Black lang siya tapos may mga decals lang dito na white. Pero hindi masyadong overwhelming yung decals niya. Simple lang. So, yan. So, napaka low profile nung crankset na to. So, napakalinis niya tignan pag kinabit sa mountain bike. So, yan yung kulay niya. So, wala nang ibang kulay. Itong black lang na to. Yung kulay ng crankset na to mga ka-bike bros. Punta naman tayo mga ka-bike bros sa composition itong crankset na to. Or kung saan ba siya gawa mga ka-bike bros. So, itong crank arm niya, check natin. So, meron ako ditong magnet. So, yan. Vegan pa yung magnet natin. Rep magnet. So, shout out dyan sa mga taga-Bigan, guys. So, mga Ilocano. So, yon yung crank arm niya, guys, hindi naman magnet. So, yan, hindi naman magnet. Ibig sabihin, alloy. Itong pipe niya, naman magnet. So, ito, steel to, mga ka-bike bros. Itong insertion niya na to. Steel yan. Ay. So, yan, naman magnet siya, guys. So, yan, steel to. Then, ito alloy. Yes. Itong crank arm alloy. Bottom bracket niya, guys, ay parang bottom bracket ng SRAM dub. So, dun niya ginaya yung o dun niya pinattern yung mechanism o yung design nitong crankset nitong Goldix TTR na to. Ginaya sa SRAM dub. So, syempre, alam naman natin ang SRAM dub. Gawa sa hard plastic yung bottom bracket nit nun. So, same run dito. Siyempre, hindi mamamagnet yan. Pwera lang yung mga bearing sa loob. Bakal yun. So, yun. So, plastic to. Kaya magaan mga ka-bike bros. Magaan yan. Then, yung bolts. Check natin. So, yan. Stainless siguro to. Stainless steel. I think so. So, yan. Then, yung chainring naman. For sure, steel to. Kasi steel naman lagi pag chainring. Oy!
Uy, ayos, aloy siya guys, no? Gulat ako. So, nagulat ako, aloy siya, no? Gawa siya sa aloy. Ayan, no? Hindi naman magnet. So, another good thing yun, no? Dahil aloy pala tong crank. Dahil aloy pala tong chainring na to. Akala ko, steel. So, ayos, ang gaan. So, mukhang magiging magaan yung bike build na gagawin natin dito dahil aloy yung chainring niya. So, yun, no? Na-check na natin yung composition ng crankset na to. Punta naman tayo sa size specifics na itong crankset na to, guys. So, yung itong crank arm niya, guys, based kay manufacturer, 170 mm to from this point to this point. So, yung crank arm niya, hindi rin masyadong mahaba, hindi rin masyadong maikli. Kasi pag mahaba naman, mas mataas yung chance na magkaroon ka ng pedal strike o sumasabit yung pedal mo sa humps o sa mga bato pa nagde-fail. Then, ito namang crankset pipe niya, o ito, itong tube na to, 141 mm yung haba na ito, mga kabike bro. So, from this point to this point, 141 mm, which is yan din yung saktong size lang para sa mga common MTB ngayon na nasa market. So, let's check naman yung bottom bracket nito, mga kabike bros. Kagaya nga ng sabi ko kanina, parang ginaya nila yung SRAM tech o yung SRAM dub tech dito sa bottom bracket na to. Nakasama na itong crankset na to. So, same na same, no? Same sa SRAM na dub. Meron siyang tatlong spacer din. So, 2.5 mm kada spacer. So, pwede mo siyang laruin, mga kabike bros. Kung gusto mong maglagay ng spacer sa drive side or sa non-drive side, or pwede din namang wala. So, depende yan sa chain line ng MTB nyo. Yung tinatawag na chain line, yan yung midline ng chain nyo, tsaka ng cogs nyo. Pero ito, mga kabike bros, itong bottom bracket na to, fit to sa mga common MTB, mga kabike bros. No? 68 to 73 mm yung bottom bracket na pwede ditong ilagay o yung compatible to sa 68 to 73 mm na bottom brackets. So, pwede nyo laruin yan, mga kabike bros. Pwede nyo bawasan lang ng spacer o pwede nyo dagdagan ng spacers. So, yan, mga kabike bro. Sa bearing naman ito, mga kabike bros, dito sa side na to, may bearing dito. So, pares na pares sa SRAM kasi naka-SRAM SX ako. Same na same, ganito din yung itsura ng bottom bracket ng SRAM ko. So, yan, may bearing dito. Then, may bearing din dito, may load bearing. So, yan. So, smooth na smooth, guys. Oh. Then, yung shaft size naman ito, yung pinaka-bore, yung pinaka-butas niya dito, yung size niyan, 24 mm. Mga kabike bros, no, yung crankset na to, mga kabike bros, hindi compatible yung mga Shimano crankset dito, yung mga BB30, BB32 or what or something like that. Hindi pwede, no. Ang fit lang dito na bottom bracket is yung parang pang SRAM tech. So yun nga, mga kabike bros, no, kung papareha siya ng SRAM dub tech, so pwede kayong bumili ng SRAM dub na bottom bracket kung sakaling masira to, no. Pwede niyo siyang ipalit. Or pwede din yung mas budget. May nakita akong gantong-gantong dub na bottom bracket. Ang brand niya ay ZTTO. So, mga nasa 1,000 plus lang siya. Kung sakaling, syempre, pag ginagamit nyo araw-araw, masisira o malalaspag din to, pwede nyo palitan, no, ng bottom bracket. Pero, mga kabike bros, no, paalala lang, no, hindi compatible yung bottom bracket na pang Shimano, mga kabike bros, sa crankset na to. Punta naman tayo sa chainring na kasama ng crankset na to. So, yung pinili kong chainring ay 32T. No? Pag sinabi natin 32T, mga kabike bros, yung ngipin niya, mga kabike bros, 32 pieces o 32 yung bilang niyan lahat. No? Naka-base din doon yung speed na kayang i-reach ng bike mo. Dahil the more na mas maraming teeth, the more na mas maganda yung hatak o mas mabilis yung bike mo, the more na mas maliit yung chainring mo, yung mas konti yung teeth mo, mas malambot ipedal, no? So, doon naka-base yun. So, nung umorder ako, mga kabike bros, may dalawang choices ng chainring, no? Pwedeng 6mm offset o 3mm offset. Yung pinili ko, 3mm offset. Pag sinabi natin 3mm offset, yun yung parang, yung sa center line niya, mga kabike bros, yan, parang may offset, parang may ganon, may konting bend. So, pag 6mm, masyado nang malalim yung bend nun. So, parang palubog na siya na ganon. Ginagamit yon o nagiging basihan yon kung bakit ka gagamit ng 3mm offset o 6mm offset pag kinakapa mo yung chain line mo, no? For example, naka 12 speed ka, mas pag hindi umaabot ng 50T yung shifting mo o hindi umaabot ng pinakamataas na speed o 12 speed, gagamit ka ng 6mm offset para matulak yung chain line mo paloob. So, yun, mga kabike bro. So, since
Ikakabit natin to sa 1x8 setup. So, tamang-tama lang yung 3mm offset. So, yan. Hindi masyadong pasok yung chain ring sa loob ng bottom bracket. So, hindi masyadong tulak yung chain line niya sa loob. So, yung chain ring din na to, mga ka-bike bros, gumagamit siya ng GXP. O, yung tawag sa chain ring na to ay GXP or Giga X-Pipe Technology. So, ginagamit nga din talaga ng SRAM yun. So, halos dun niya lang binase din yung technology na ginamit niya. So, ang kinaganda na itong crankset na to, kaysa dun sa mga common na hollow tech, no? Itong GXP yan, ganyan yung fitting niya, no? Hindi ka na mahihirapang kapain yung fit niya dahil nakatugma na siya pati sa bolts. So, hanapin natin. So, yan. Ilalapat mo na lang. So, yan. So, lapat na lapat siya dyan. Parang may grooves dyan na mag-fit siya yung crankset mo. So, ilalagay mo na lang yung bolts mo dyan. Yan, ilalagay mo na lang dyan. Then, secure na yung chainring dito sa bottom sa crankset mo. So, yun. Ganun lang kadali ikabit yung chainring nitong crankset na to. Dahil gumagamit nga siya ng Giga X-Pipe Technology na GXP. O, yung unang nagpauso ng GXP system na yan is yung SRAM nga. So yun mga ka-bike bros, no? Check naman natin yung weight ng crankset na to kung gaano siya kabigat mga ka-bike bros. So tara. So timbangin na natin kung gaano siya kabigat. So let's check kung gaano kabigat. So nasa ilang gram siya? Based sa weighing scale natin, nasa 640 grams lang siya guys. Kasi 0.64 kilogram dito. So pag kinonvert natin yun, 640 grams. So, napakagaan ng mga ka-bike bros, no? Napakagaan ng crankset na to mga ka-bike bros kung 640 grams lang. So, malaki yung ma-weight save nyo sa MTB nyo pagka ito yung kinabit nyong crankset. So, yun nga mga ka-bike bros, no? Na-quick check na natin tong crankset na to mga ka-bike bros. So, ng Goldix TTR yung brand. So, yun mga ka-bike bros, so, sa tingin ko naman sturdy naman tong crankset na to. Most likely matibay din to dahil gawa din siya sa alloy. So ang price nito mga ka-bike bros, nakuha ko to sa Shopee ng 1,663. Pero ang base price nito mga ka-bike bros ay 1,813. Pero since nagkaroon ng voucher o mga promo ng time na yon, medyo malaki yung na-discount natin. So check nyo din guys kung baka meron kayong mga voucher o meron kayong mga discount. So pwede ding umabot to ng 1,600 lang, no? Pag in-order nyo sa Shopee. So, yan mga ka-bike bros, no? Tapos na yung pag quick check natin sa crankset na to. So, nakatulong sa inyo yung vlog natin for today at nakatulong sa paghahanap nyo kung ano ba yung magandang crankset na pwedeng bilhin na 1x setup. So, tamang-tama sa inyo tong crankset na to. So, ikakabit ko to dun sa MTB. Nagagawa natin ang vlog yon, so abangan nyo mga ka-bike bros, no? So maraming salamat mga ka-bike bros sa pagsubaybay. Don't forget to hit like and subscribe and share nyo na din sa mga tropa nyo. So hanggang sa muli mga ka-bike bros. Peace out.